Okay, Ka Republic, proceed tayo dito sa ating pagkukulture nitong Magna Dap niya. At ibibigay ko sa inyo, Ka Republic, yung mga guidelines nitong pagkulture ng Dap niya sa vlog na ito. At ano-ano nga ba yung mga kinakain ng or dapat nating i-feed sa ating kiniculture na Dap niya. So ito yung isang culture ko. Kinonvert ko muna yung isang long tank ko para sa mag-adapt niya nito. So, nag-culture ako dahil naubusan ako ng brine shrimp nitong mga nakaraang linggo, Ka Republic. Kaya naisip kong bumili nitong mag-adapt niya. So, bumili ako ng 2-starter culture. Inumpisan ko muna sa 10-gallon tank. Tapos, dinistribute ko dito sa malalaking tank. So, kung magkukulture tayo, Ka Republic, ng mga adapt niya, siguraduhin natin meron tayong ibang tank na pinagkukulturan din. Huwag tayong mag-focus doon sa culture sa isang tank lang. Dahil pag nag-crush yung isang tank mo, pag nag-crush yung culture mo, wala ka ng backup. So, siguro mga 2 or 3 culture or yung binili mong 2 culture, hatiin mo sa 3 or 4 para meron tayong backup in case mag-crush yung kinukulture nating Magna. So, ayan, Ka Republic. So, yung sagot din doon sa ating third best live foods for guppies and batas is Dap niya. Kung nag-comment ka na Magna Dap niya or Moy na Dap niya, makakasali ka sa raffle natin. At i-announce ko sa vlog na ito kung sino ang nanalo ng raffle. So, ayan. So, both Magna at Moyna Dap niya ay naku-culture. Pero mas madaling i-culture itong Magna Dap niya. Para silang maganda sa ating mga alagang guppies at petas, mga Ka Republic. So, kahit alin sa dalawa kung ano yung source na meron kayo na gusto yung ipakain sa inyong mga guppies or betas, pwede ang Moyna or ang Magna. So, tara, mag-culture tayo. So, ayan, kukuha lang tayo ng pang-culture natin, starter culture. So, ayan. So, ayan, Ka Republic, meron na tayong pang-sample sa ating iku-culture na Dap niya. So, yan yung sample natin. Ilalagay natin siya sa isang beta tank. Pero Ka Republic, kung meron kayong mas malaking tank, mas maganda para hindi sila siksikan. So, ako meron akong dalawang long tank na kinukulture. Kaso, i-stop ko na yung isang culture ko. Mas meron din ako sa labas ng dalawang tank. Tatanggalin ko na rin. Ititira ko lang itong isang tank na ito. Dahil meron naman akong brine shrimp ulit, Ka Republic. So, ayan. Magtitira lang tayo ng pang-maintain. Para in case maubusan tayo ng brine shrimp or may maghanap ng Magna, meron tayong mapaprovide, Ka Republic. So, ayan, Ka Republic, nakakuha na tayo ng pang sample natin yung nagagamitin sa ating culture na Magna Dap niya. So, nagsimula ako sa dalawang culture na bili ko kay Sir Richard Aringo. Shoutout kay Sir Richard. Ayan. Ito yung gagamitin natin. Starter culture. So, number one, ano nga ba yung tubig na dapat gamitin sa pagkukulture ng Magna Dap niya? Meron tayo dito. Number one, pwede natin gamitin yung tubig na kinanggal natin dun sa ating mga tank. Pwede natin isama yung mga poop ng isda para yun na rin yung magiging pagkain ng ating Magna Dap niya culture. Pwede rin tayong gumamit ng green water, stop green water, para sa ating culture. Pero sa sample ko na to, ito yung tank. Sa sample na to, gagamitin ko lang muna itong beta tank
Pero mas okay kung 10 gallon pataas yung gagamitin natin para hindi agad mag-crush yung ating culture. So, mas maganda kung mag-culture tayo, meron tayong backup na culture tulad nga nang nabanggit ko kanina. So, huwag tayong mag-focus dun sa isang culture lang. Kasi pag nag-crush yung culture mo dun sa isang tang, wala ka ng backup. So, kailangan mong kung mag-culture tayo, umpisa natin sa dalawa o tatlo na culture para kung mag-crush man yung isang culture mo, meron pa tayong backup na pagkukunan ng ating culture. So, ito. So, yung tubig, green water, or yung tubig na galing doon sa mismong tank kasama yung poop. Yung pwede natin gamitin sa pagkukunan. Number two, ano yung mga pwede natin ipakain sa ating magna dapnea? So, yung lagi nating napapanood sa mga tutorial, yung number one, yung yeast. Ginagamit ko rin tong yeast. So, ayan, tutunawin lang natin siya sa tubig, tapos yun na yung magiging pagkain ng ating magna dapnea. Number two, pwede rin natin ipakain sa kanila itong powdered spirulina. Same procedure kung paano tinutunaw yung lalagay lang natin sa tubig, sihalo natin, tapos yun yung gagamitin natin pagkain ng magna culture. Tapos number three, may ginagamit din akong pangatlong pagkain na siguro available sa lahat ng keepers or hobbyist. Itong feeds, powdered feeds. So itong Fry Master yung ginagamit ng isa sa pagkain nila. So ayan, dun sa isang vlog natin, malakas itong makapag-pulyot ng tubig yung gantong klaseng pagkain dahil powdered niya ito, tapos yung content niya, kung maamoy natin, talagang pwedeng makapag-pulyot ng tubig. So, ito yung sa pangatlong pinapakain ko sa magna culture. So, yan. Start natin yung pag-culture ng ating magna dapnea. Ilalagay lang natin itong ating starter culture. So, yan. Ka-Republic, lagay na natin yung ating culture na magna dapnea. Ito na yung ating sample ng culture ng magna dapnea. Tapos yung next natin, yung pagpapakain. Tuwing kailan tayo magpapakain ng magna dapnea? Nagpapakain ako ng magna dapnea. Inahalo ko itong yeast at itong spirulina. Inahaluan ko rin itong feeds, Fry Master. Or pwede kahit yeast lang, pwede kahit Fry Master lang, pwede din kahit ito lang, powder spirulina. Pero ngayon magsasample tayo kung paano pakain itong magna dapnea. So, note lang Ka-Republic, pag magpapakain tayo itong magna dapnea, yung frequency ng pagpapakain natin, dapat yung sunod na pagpakain natin, malinaw na yung tubig. So, kailangan bawal siyang mapulyot, Ka-Republic, kasi magka-crush yung ating culture. So, wait lang natin na luminaw ulit after natin magpakain yung tubig. Saka ulit tayo magpapakain. Maglalagay lang ako dito sa ating feeding button. So, yan, Ka-Republic, magpapakain tayo ng magna dapnea. So, yan, kumuha lang ako ng tubig galing dun sa tank. Tapos, lalagyan natin siya ng yeast. Yan,
yan, dinagdagan ko na kasi magpapakain din ako ng ibang culture ko. Tapos, haluin lang natin itong yeast. Yung nabanggit ko nga kay Republic kanina, pwedeng yeast, kahit itong yeast lang yung ipakain natin sa ating maginadak niya. So, ayan. Itunaw lang natin siya ng maigi. Tapos, saka natin ilalagay niya. Next na pakain natin, kapag malinaw na yung tubig kaya. So ito yung yeast na inalo ko. Lalagyan ko rin siya. Pwede natin siya haluan ng spirulina. Okay, spirulina. Pwede rin dagdagan itong kaunting fry mustard. Tapos, saluin lang natin. Dinamihan ko lang ka Republic kasi may iba pa akong papakainin yung lap niya. Tapos, saka natin ilagay niya. So, ganyan lang mag-culture ka Republic ng magna-adap niya. Tapos, ilalagay lang natin siya dun sa medyo natatapatan ng araw. Yung culture natin para yung tubig medyo patulungang maging green water pag tinatamaan ng araw yung tubig. Note lang ka Republic na maging responsible sa pag-culture nitong magna duck niya. Pwede kasing taran ito ng lamok ka Republic. Kaya every time na makikita tayong kikita doon sa tubig, tanggalin natin yun. Tapos pakain natin doon sa isda. Ganun lang siya ka-Republic. Ganun lang mag-culture na magna-adapt niya. So sana nakatulong. Kung may question kayo, i-comment nyo lang sa comment section below. So ngayon ka-Republic, mag-raffle tayo ng winner ng one pair full gold na nag-comment mo sa last vlog natin kung ano yung third live best live foods para sa ating guppies at peta. So, tara! So, ito ka Republic yung isang culture ko. Nasa malaking tank siya. Ito na lang yung ititira ko. Bali, itong isang culture ng magna, tatanggalin ko nito. Dahil meron naman na tayong brine shrimp. Ito na yung kinulture natin. Bali, nilabas ko siya para maarawan. Evening mga ka-Republic. Ay magra-raffle tayo ngayon nung last vlog natin. Raffle tayo na yun sa last vlog natin. Yan, ka-Republic. Bali, meron tayong 56 comments dun sa last vlog. Kung ano yung third best live foods. Ngayon, i-raffle natin gamit ulit yung... Ayan, hello sir, dyan. Nag-raffle tayo ngayon ng sa mga nag-comments dun sa last vlog natin.
yung tamang sagot natin dun sa last vlog, magna dap niya, kaya moy na dap niya. Bali, meron tayong 56 comments. Kung sino yung tatapatan nung raffle draw natin na number, yung number dun sa comments, siya yung mananalo ng one pair na full gold. So meron tayong 56 comments. Ibubuksan lang natin yung pang-raffle natin. Ayan, may mga nag-comment na mag-nadap niya. Ayan, manalo ng one pair na full gold. Okay. Saan na ba yung... update na rin natin yung ginagroom natin ng mga HP. Ayan ba, di beta tank lang tumakarip ang click. Inonvert natin sa grooming tank. I-upload ko din ngayong gabi yung tutorial natin kung paano mag-culture ng mag-nadap niya. Parin natin habang nag-install tayo ng pang-raffle ABT. Green Moscow Blue Dragon. Experiment natin. Ayan, na-install ko na ako Republic. Tapos may i-unbox tayo ngayon. Ayan. Kung nanonood ka ngayon sa video na to, sa next vlog, meron ako ulit para Paul. I-unbox natin itong next plan ko na isda. Ay at dito sa aking backyard. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Tapos so ayan, may nag-abol sa comment natin. Gagawin natin 59. Ayan, i-unboxan muna natin ito baga tayo mag-raffle. Yung next na i-add natin sa ating backyard. Flower horn. So soon, magkakaroon na rin tayo ng flower horn. Ayan, local breed to, mga ka-Republic. Kung nanonood ka ngayon, magpo-post ako ng
para sa next raffle. So, flower horn. So check ulit natin kung ilang comments yung meron dun. So 56 i-ano natin 57 para may allowance. So set natin raffle numbers. Nalagyan ko na isang allowance. Ito sa mga nag-comment na magna-dap niya o kaya moina-dap niya. Yun po yung tama sagot natin. Yung sa last club. Mananalo kayo ng yung mararapal natin dito. Mananalo ng one pair na full gold. Pick winner tayo. So, ayan. Pick tayo ng winner. 1257. Si number 10. So, yung number 10 dun sa comments natin, simula sa taas, oldest yung ilalim, siya yung number 10. Yeah. So, si number 10 yung nanalo ng one pair na full gold. So, mamaya titingnan ko kung sino yung number 10 sa comments. Tapos yung magpo-post tayo, yung next na i-add natin, sa ating backyard yung eto et flower horn. Kakaya tayo ng flower horn. So yung maganda sa flower horn, same siya sa guppy at beta. Sinasali sa mga show. Yun yung maganda sa hobby natin. So flower horn yung sagot mga ka-Republic. Magpo-post ako. Tapos magbibigay ako ulit ng number. Ito yung experiment ko dito. Kung mabubuhay ba dito sa the gravel yung flower. Tanggalin ko yung goldfish. Sir Patricio, shout out. First flower horn ko to. Madadagdagan pa to mga ka-Republic. So, ayan. Magpo-post na lang ako sa ating page para sa next raffle. Yes, Sir Rayman. Sali kayo saan. Ayan. Mag-update lang tayo ulit bago tayo mag-close. Kampa ba? Female ba bro? Ayos yan para ma-free natin. Sir Mike. Shout out sa'yo. Ayan, beta tank lang. Mga beta tank na halos di ko magamit. Kinonvert ko na lang sa grooming tank. So galing yan sa aqua circle. Last
Tapos binili ko lang. Kasi hindi pa tayo master sa MacBook Room. Beta tank sir, 6x6x8 sir Mike, standard ng beta. Ito yung mga fry natin. Sir, sa panonood ng aking live. Dito po nagtatapos ang ating live. Next raffle ulit. Maraming salamat.